Napadasal si ate sa nangyari. Poster attempt na rin sa abando at nagpa-block party si Lakay. Nabulaga ang kalabang import. Napikon pa kay Kabayan. Tahimik sa first half, halimaw sa second half. Alvano versus Abando, solid ng depensa sa simula ni Renz with 2 steals para sa anyang Red Boosters, pero so far walang puntos na naitala si Lakay. Si Alvano naman ng floor general ay may 8 points at dahil sa kanyang IQ at magiging leader bilang point guard ay nadala niya sa number 1 seed ang Wonju DB sa kasalukuyang standings ng KBL with 16 wins and 3 losses. Hindi birong team ngayon ang nakalaban ni Lakay. Under 4 minutes na panggigilan ng tatlong defenders kasama na si Renz Abando ang player na to ng home team. After nyan mga idol, may masamang balak si Renz Abando. Posterized attempt sa big man ng Wonju DB. Masyadong gigil na si Kabayan. Unsuccessful yan mga idol. Dedrich Loza naman ang kalabang import. Bagsak ang dalawang sumabay. Well, dikit lang ang laban, 25-23. Dalawang hinahabol ng anyang Red Boosters. Second quarter, Renz Abando na itala ang kanyang first field goal beyond the arc. Nagsisimula nang lumaki ang lamang ng Wonju DB sa mga oras na to mga idol at unti-unti na ring umiinit ang ulo nitong si Daryl Monroe. Ang nakaaway no ni Coach Ot sa EASL noong nakaraan lang. Napisikal kasi ng kalaban. Ethan Alvano dumagdag pa ng 4 points papatapos ang first half. At huling isang minuto mga idol, dito na umabot sa muntikang sapakan ni Daryl Monroe at big man ng Wonju DB. Matinding pisikalan na kahit ang referee na damay pa sa init ng ulo ni Monroe. Hinawi ang kamay. Hindi magandang quarter ito para sa Red Boosters. Ganon din kay Renz Abando na nagmintis ng tatlong 3-point attempt. Babad pa naman din sana si Lakay pero hindi maganda ang shooting niya sa first half. 52-37, naghahabol ang anyang Red Boosters ng 15 points. Third quarter, isang masamang balita para sa home crowd at may napadasal pa dahil sa nangyari sa isa sa kanilang player. Hindi maganda ang pagkakatapilok mga idol dahil kinailangan pang isakay sa stretcher palabas ng court ng Koreanong kalaban nila Renz Abando kahit yung coach nila ay parang maiiyak sa nangyari. Well, naibaba ng Red Booster sa single digit ang lamang ng Wonju DB. Wala mang maiambag sa opensa si Kabayan. Bawing-bawi naman sa depensa, nagpa-block party si Renz Abando. Dalawang beses sinupalpal na rin sa bando itong import ng Wonju DB kaya naman nanggigil kay Lakay. End of third quarter, 74-65, siya manginahabol ng Red Boosters. Fourth quarter, tuloy-tuloy ang run ng anyang hanggang sa naibaba nga nila sa dalawa ang lamang ng kalaban. Eto na naman si Renz Abando, lumilipad mga idol, butata si Ethan Alvano. Wow na wow na naman ang mga Koreano sa talon ni Renz Abando. Eto pa, dunk sa open court. Showtime na showtime si Renz Abando. Literal na lumilipad mga idol si Kabayan. Last 4 minutes na ibaba pa ng anyang Red Booster sa isa ang lamang ng Wonju DB 79-78. Sobrang kaba ng fans mga idol. Etong si ate, napapadasal na at natatakot mga idol na baka matalo pa ang kanyang kuponan. Lamang pa rin naman ng 4 ang Wonju DB sa last 2 minutes, 84-80. Dahil sa isa pa nating kababayan na si Ethan Alvano. Rich Lawson mga idol, clutch 2-pointer. At sa huli, natalo pa rin ang kanyang Red Booster. Sayang ang 5 block shots ni Renz Abando.